Tatlong beses binangga sa kabinomba pa ng tubig ng mga barko ng China ang mga barko ng BFAR at PCG o yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na papunta sa ng Scarborough Shoal kahapon para sa gagawing resupply mission. Yan ang pampagising na balita ni Gio Robles. Pampanga! Binangga na nga walang habas pang binomba ng tubig ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Dato Bangkaw. Kahit anong sigaw ng mga sakay ng barko na tigilan ng CCG ang water cannon, tuloy pa rin sila sa pambobomba. Pinunterya nilang bombahin ng tubig ang radar ng BRP Dato Bangkaw, pati ang mast o layag ng barko na nayupi sa sobrang lakas ng tubig. Sa ikalawang pagkakataon, binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard. Napatakbo pa ang tauhan ng BFAR para umiwas sa tubig. Hanggang sa... Bumangga na naman ang barko ng China sa barko ng Pilipinas. Sa loob ng BRP Dato Bangkaw, makikita na halos mabasag na ang bintana ng barko sa lakas ng water cannon ng China. Patungong Scarborough Shoal ang BFAR vessel para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Hindi sila tinantana ng mga barko ng China. Pati ang ilang Chinese maritime militia vessels nakabuntot din sa amin. Bumangga pa nga ito sa barko ng BFAR. Ito na, yung pang-apat na beses na sinubukan tayong gamitan ng water cannon ng China Coast Guard at palapit na nga yung tubig dito sa barko natin. Ang kasama naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard hindi rin nakaligtas sa water cannon ng China. Dalawang barko pa ng China ang nambomba sa barko ng PCG. Ilang oras din kaming binuntutan ng China habang papalapit sa Scarborough Shoal. Nadiskubre rin ng BFAR ang bagong floating barrier na nilatag ng China sa entrada ng Kalboro. Sinuri ito ng ahensya. Ayon sa PCG, napinsala ang railing at canopy ng kanilang barko dahil sa water cannon. Patunay raw ito sa patuloy na pangaharas ng CCG sa mga barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng pambobomba ng tubig.